Okay, good morning. Welcome to Prayer Breakfast. It's May 8, 2021, Saturday, 10:10 ng umaga. So, ito ang ating mga lineup for this morning. Okay, simulan ko na. Heavenly Father, thank you Lord God sa umaga na to. Salamat, Panginoon, na lagi kami may pagkakataon at kalayaan na manalangin para sa iyo, Panginoon. Dalangin namin na umaga na ito na kayo po ang magturo sa amin manalangin at ipanalangin ang mga bagay na kailangan namin ipanalangin para sa inyong katugunan. We pray for this day, this Saturday, so that we can prepare well for tomorrow's event para sa Mother's Day. And we pray also for all the mothers, Lord God, bless them. Give the desires of their heart for tomorrow, Lord God. We love you in Jesus' name. Amen and amen. So, nagpasa muna natin ito. Hindi ako marunong kumitare. Praise support! Praise support po, si Maria. Maria, yung ano bang apo niya, granddaughter niya, basta si Cecily na pinagpapray natin ng sports marketing. So she got her job back. So sports marketing na trabaho niya dati. Pati yung ano, si Casey's husband na makuha niya yung job niya ulit. So nakuha niya na daw ulit. So praise the Lord. I know. It's been a while na pinagpo-pray natin. So, tatanggalin mo na sa prayer list. Natanggal na po. Ayan. Yes. Tapos may mga nadagdag tayo, di ba? Yung kapatid ni Tita ni Ate Ellen, tsaka ano, yung mami niya. Yun. So, nandiyan na rin po. So, ayun. Dagdag mo yung family ni ano, ano ni Henrik na? Ay, oo nga. Bukas na lang. Hindi ko na sa healing. Tatay niya, no? Yung Tuesday, meron tayong Tuesday, di ba? Over, di ba? Over? Over. Ay! Saka ano? Naisulat ko yun eh. Baka naidagdag ko dyan. Ewan ko, nakalimutan ko na. Ayun, praise for them. Meron tayong basketball team meeting ngayon. Yes! Diba? Much awaited. Yeah. So, tapos, praise report, malapit ng maayos tong opisina. Amen. From bodega at opisina. Yes. So, may plano na kung paano gagawin. At excited ako doon. Makakapag-isip-isip ako. Mayroon mag-isip ng magulo eh. That's true. Ayan. Tapos, baba. Yubis. Ano pa? May praise report ba ikaw? Tapos, ano pa ba? Mag-open na sa June 15. Praise report. Trabaho ko sa katrabaho. Ano yun? Ayaw niya yung police report. Ayaw niya kasama sa lahat. Work from home ako ulit. Oh, praise the Lord! Wow! Praise the Lord! Pinayagan ka dun sa ano yung request mo, Ate Mimi? Yes, pinayagan ako. Ang impact ko binigay ka agad. Hindi ko alaman kasi ako nun. Yeah. Kaso ayaw ni Jeff nasa bahay ako, maingay daw ako. Ay, nako. Eh, si Celeste ganun din nung nagtuturo pa siya eh. So, ayun. Praise the Lord. Magkakasama na ulit kayo. Ayun, ano pa? Praise support. Ano pa?
si Pastor Greg bukas. Praise report yan. Oh, yes, yes. Oo nga. Tsaka yung board nga na nag-approve sa mga mission meeting ano natin. Oh, yung mga mission ano natin. Yes. Yeah, yeah, yeah. Ayun. Praise the Lord. Yeah. Oh. Ayun lang po. Yun lang po yata yung family. Ay, si Celeste nag-ano, nag-COVID, second COVID shot kahapon. Oh. Ay, nung isang araw pala. Ano? Nag-chill siya nung gabi. Oh. Ay, kahapon. Nag-chill siya. Pero at least ngayon okay na. So, yeah. Si Mami naman today ang mag-second COVID shot. Mm-hmm. So, ayun. Hopefully, she'll be okay. Ayun. Yeah. Pastor Bert, morning. Wow. Andiyan na siya. Okay, magmute na po kami. Andito na ba kayo? Andito na kami sa American Ranch. Magbabayad na po. Ano sa American Ranch? Oo. Okay po. Mute lang ako. Okay, sige. Simulan na natin. Ako na lang ang mananalangin. Magsimula muna tayo sa General Church Prayer. Saturday natin talaga ang focal point ay panalangin ang ministeryo. Kasi naniniwala tayo na ang ministeryo ay ang backbone ng ministry ay ang panalangin. So, kaya ini-encourage namin ang bawat isa na manalangin para sa ministry. So, let's start. Heavenly Father, Lord God, thank you, Lord God, for all the blessings, Lord. Thank you for being our God, for being our mighty God, for being our Lord and Savior. Thank you, Lord God, for being our King of Kings and Lord of Lords. We exalt your name. We lift up your name, Lord God, and we acknowledge that you rule over the earth, Lord God. Lord, if there is anything, Lord God, that naka-offense sa inyo, Panginoon, at we sin against you, we pray, Lord God, that we pray for forgiveness. We pray, Lord God, for repentance. And we pray, Lord God, that you cleanse our hearts this morning. Lord, we also would like to thank you, Lord, for all the blessings na na-receive namin, patuloy na nare-receive namin. At sa mga answered prayers, Panginoon, na patuloy namin matatanggap mula sa inyo. Na bago pa namin ibuka ang aming mga bibig, Panginoon, ay kayo po, kayo na mismo, Panginoon, ang talagang tumugon sa lahat ng panalangin namin. Inaangat namin sa inyo, Panginoon, ang pastoral staff at ang pamilya, iba't ibang sa mga pamilya ng pastoral staff, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ako, ang pamilya ko, Panginoon, naingatan nyo sa COVID-19. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang magpala sa amin. Bigyan nyo po kami ng wisdom, kami sa pastoral staff, Panginoon. Dalangin ko si Pastor Bird, Panginoon, si Sister LB, kanilang dalawang anak, Panginoon, yung kanilang sambahayanan, Panginoon. Dalangin ko na patuloy niyo po silang pagpalain. Ingatan din po, Panginoon, sa COVID-19. Dalangin ko, Panginoon, na kayo rin ang magpala sa lahat ng kanilang ginagawa. Na magamit niyo pa sila ng lubos dito sa simbahan na ito at sa maraming tao. Dalangin ko, Panginoon, na yung kanilang comfort and peace do sa pagpanaw ng kanilang kapatid. Dalangin ko, Lord, na ikaw ang magbigay ng kapayapaan sa kanila, Panginoon. Natas ko rin po sa inyo si Pastor Christine, si Brother Conrad, si Erza, sampu ng kanilang pamilya, Panginoon, sa El Monte. Kayo rin po ang magpala, Panginoon. Kayo rin ang patuloy na mag-iingat sa kanila. Ilayin niyo po sila sa sakit, Panginoon. Patuloy niyo silang gamitin sa inyong ministeryo, Panginoon, effectively, Panginoon, at madaming tao ang makakilala sa inyo sa pamamagitan ng buhay nila. Panginoon, kami po ay binubuo ng MCB or multi-congregational dito, Panginoon, at dalangin namin na ang English congregation na pangunan ni Pastor Josue, ni Pastor Dan, ni Pastor Michael, Panginoon, ni Pastor Pedro, kayo po ang patuloy na magpala sa kanilang ministeryo, sa kanilang simbahan. Dalangin namin na
na magdala po kayo ng kaluluwa sa kanilang simbahan, Panginoon. Ang Spanish congregation, Panginoon, sa pangunguna ni Pastor Juan, ni Pastor Lina, na kayo po, Lord, ang mag-ingat sa mga tao na to, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpalago ng kanilang ministeryo. Dalangin na yung Panginoon na maraming mga Spanish-speaking people na makakilala sa inyo sa pamamagitan ng kanilang ministeryo. Dalangin na yung Panginoon yung mga Korean churches, Panginoon, na kasama namin ng mga kapwa Nazarene churches sa North and South Korean churches, Lord God, sina Pastor Jong Wan Lee, Panginoon, si Pastor Sangbae Kim, si Pastor David Kim. Dalangin namin, Panginoon, na ganin din po kayo po magdala ng mga kaluluwang mga kapatid namin Korean sa simbahan nila. Pagbalahin niyo yung mga projects nila, Panginoon. Pagbalahin niyo po kanilang simbahan. Ingatan niyo po kanilang simbahan sa COVID-19, Lord God. Pinataas sa amin, Panginoon, lahat ng mga Church of the Nazarene pastors, leaders, Christian church leaders sa lahat ng mundo, Panginoon. Langin namin ng LA District, Lord God, sa pangunguna ng aming pastor, superintendent na si Greg Carman, Lord God, na ingatan niyo po siya, kanyang buong pamilya. Pagpalain niyo po siya, bigyan niyo po siya ng wisdom, Lord, dahil sa napakarami niyang iniisip at ginagawa. Dalangin namin ng iba't ibang mga simbahang Pilipino na Nazareno din, Panginoon, at hindi Nazareno Pilipino. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po magpala sa kanilang mga ministeryo. Dalangin namin na ingatan niyo rin po, Panginoon, yung mga nauusong mga hackings ng mga account ng Facebook ng mga pastor, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na mag-ingat sa integridad ng inyong mga lingkod, Panginoon. Inaangat namin, Panginoon, ang mga nagtatrabaho dito sa MCB, Panginoon, ang mga staff, administrative, custodial, and maintenance, sina Sister Brown, sina Pastor Dan, sina Brother Curtis, si Brother Nick. Dalangin namin na makakuha pa sila ng iba pa pong mga empleyado, Panginoon, para sa MCB, Panginoon. Gamitin niyo po sila na maayos po ang pagpapalakad ng simbahan, Panginoon. Dalangin namin na ang maungupahan, Panginoon, na eskwelahan dito sa aming simbahan ng Citizens of the World Charter School, Silver Lake. We pray sa kanilang principal, sa kanilang mga teachers, kanilang mga office personnel, mga students, Panginoon. Inaangat namin, Panginoon, ang kanilang mga estudyante sa inyo, Panginoon. Dalangin namin ang aming board members at ang kanilang mga pamilya, Lord God. Si Brother Bong, Sister Terry, Sister Girlie, si Brother Ray, Sister Fe, si Sister Fe Dumok, Sister Ophelia, Sister Pepot, Sister Minda. Dalangin namin at sampu na kanilang mga pamilya, Panginoon, na patuloy niyo silang ingatan, gamitin. Salamat sa mga wisdom na pinapahiram niyo sa amin, Panginoon, sa tuwing kami nagmi-meeting. Lagi pong mayroon pong wisdom na nanggagaling sa inyo. Lagi pong may kasiyahan, may galak sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Dalangin namin din na lahat ng mga Church of the Nazarene board members, Panginoon, magmula sa general office hanggang sa district office, lahat ng board members hanggang sa lahat ng mga local board members ng simbahan, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom na nagmumula lamang sa inyo. Lord, dalangin namin ang mga pamilya na umaattend at nagsisimba dito sa amin, Panginoon, sa panguna ng Ascarga family, Banares, Bermudo family, Sempron, ang Cruz, Curtis family, Lord God, ang De La Cruz, Dumok family, Francisco family, Guiwa family, Hugo family, Lopez family, Maranan, Meneses, Mondilla family, Lord, ang Pagyo, Pascua, Plan family. We pray, Lord God, ang Raimundo, Salayaw, Samadi, Santillan, Sembran, Tumayaw, Valdez, Victorio, Ikoy family. At sa lahat pa po ng labas-pasok na pumibisita na pamilya dito, Panginoon, sa aming simbahan, ay dalangin namin na kayo po ang magpala, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon,
ang pamilya ni Brother Henrik, Panginoon, ang Andal family na kayo po magpala sa kanila. Lahat po ng pangailangan nila ibigay niyo, Panginoon. Kung kailangan po ng healing, Panginoon, dalangin namin ng complete healing. Kung kailangan po ng protection, dalangin namin ng complete protection, Panginoon. Paramdam niyo po, Panginoon, na kayo ang nangingibabaw sa mga puso ng lahat ng tao. Dalangin namin na kayo po magpala, Panginoon, sa mga kapatid namin ito, Panginoon, sa Batangas, Panginoon. Dalamin namin, Panginoon, yung mga ma-attend sa simbahan namin, Lord, yung mga attendees, yung mga viewers sa Facebook, sa YouTube, magkaroon sila ng personal encounter sa iyo, Panginoon. Maproteksyon natin sila sa COVID-19. Dalangin namin na walang harm na mangyayari, Panginoon, na magkakasakit, lalo na kapag meron na mga meeting na in-person, Panginoon, mula Bible study hanggang mga Sunday services, Panginoon, sa lahat ng simbahan, Panginoon. Dalangin namin na kapayapaan ng puso at patuloy na proteksyon na nagmumula sa iyo. Dalangin namin, Lord God, ang mga ministries, Panginoon, na unti-unti naming kaming nagre-rebuild ng ministry, Panginoon, dito sa amin sa LA. Dalangin namin na tulungan niyo kami, Lord. Lord, nagpapakumbaba kami kasi wala naman kami talaga kaalaman. Kami po'y mangmang kumpara sa inyo, Panginoon. Pero kung kayo po'y magbibigay ng wisdom, Lord, sigurado marami po kami magagawa sa kalakasan ninyo. Dalangin namin yung aming mga equipments, instruments na kakailanganin pa, mga papalitan, mga i-repair, mga bibilhin. Kayo po ang mag-provide, Panginoon. Dalangin namin na maibigay namin what is best for you. Dalangin namin yung darating sa July 1, yung aming district assembly ng mga pastor, na kayo po ang magpala, maging pagpapala sa aming lahat. Maging panahon, Panginoon, panahon ito, Panginoon, ng aming mga puso ay maging karoon na kapahingahan at maging palakasan, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin lahat ng mga leaders ng gobyerno, establishment sa buong mundo. Unang-una, makakilala sila sa iyo, Panginoon. Dalangin namin na bigyan niyo rin sila ng wisdom dahil napakahirap ng posisyon nila, Panginoon. Ngayon, ipangunahan ang mga kanya-kanyang bansa, organisasyon sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Dalangin namin, Panginoon, na itong lumabas na lahat ng mga coronavirus vaccine ay maging safe and effective, Lord God, at talagang ma-eradicate, Panginoon, ang COVID-19 sa pamamagitan ng virus na to. Dalangin namin na kayo po ang nagbigay ng wisdom sa mga doktor, scientists para makagawa ng vaccine na to, Panginoon, na magagamit ng tao. Ina-acknowledge namin na lahat ng pagpapala ay nanggagaling sa inyo, Panginoon. Dalangin namin yung mga lugar, bansa na apektado ng mga lindol, ng mga bagyo, mga sunog, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, ang India, na kung saan nakakaranas sila ng mataas na dami ng pagkamatay sa COVID-19, Panginoon. Tinataas namin sila sa iyo, Panginoon, na ang habag niyo ay, ang mercy niyo, Panginoon, ay lumapag, Panginoon, doon sa India. At nakilala nila kayo, Panginoon. Dalangin namin na tulungan niyo kaming tumulong sa mga kapatid namin sa India, Panginoon. Dalangin namin yung mga offices, mga businesses, restaurants, schools, churches na magre-reopen, Panginoon, sa June 15. Dalangin namin na kayo po ang mag-ingat sa lahat ng tao at walang magkaroon ng outbreak, Lord God. Inaangat namin sa inyo, Panginoon, yung mga hate crimes na nangyayari, yung mga barilan, yung mga mass killings, itong homelessness na nakikita namin sa paligid namin dito sa LA, lalo na ang mga kapatid namin sa sektor ng LGBTQ, dinadalangin namin sila, Panginoon. Dalangin namin ng human and drug trafficking na mahinto at maingatan nyo yung mga tao, Panginoon, na maprotektahan. Ang kahirapan, Panginoon, sa buong mundo na buksan niyo ang puso ng mga taong meron naman pong kakayahan na mag-share, Panginoon, ay mabigyan, Panginoon, ang mga tao na ito. Panginoon, sa India, Panginoon, dalangin namin, Argentina, Brazil, na apektado ng coronavirus ngayon, Panginoon, dalangin namin na kayo po ang
patuloy na mag-ingat sa mga tao dito. Dalangin namin, Lord, for all of God's people to humble, repent, turn away from their wicked sins, Lord God, and we pray for revival, starting from ourselves, our families, then to our community, towards the country, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na patuloy kayo, Panginoon, na mabuhay, maging evident, Panginoon, sa buhay namin, sa puso namin, maging buhay na buhay kayo. Itong ministry namin, itong aming itong sa LA First, Panginoon, Church of the Nazarene, lalong-lalo na ang Filipino congregation, kayo po ang manguna, kayo po ang itanghal, kayo po ang maging bida, kayo po, Panginoon, ang maging dahilan para pagpalain ang simbahan na to. Dalangin namin na kayo magdala lahat ng kaluluwa, hindi dahil sa kami magaling o din dahil sa kami effective, kundi kayo ay magaling at kayo ang effective. Nagbigyan niyo lamang kami, Panginoon, ng pusong sumusunod sa iyo, makikinig sa Holy Spirit, Panginoon. At tulungan niyo kaming huwag matemp, Panginoon, sa mga tukso na ilalapit sa amin ng aming kaaway. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon ng patuloy na unity sa simbahan. Dalangin namin, Panginoon, na huwag mag-away-away, huwag mag-inggitan, huwag magkagalit-galit ang mga workers para po patuloy po, Panginoon, ang paglilingkod, Panginoon, sa inyo. Dalangin namin ang kasiyahan sa puso nila habang naglilingkod sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming samot-saring dalangin sa umaga na to, Lord God. And we pray all this, Lord God, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Good morning, Pastor Berg. Hi, good morning po, Pastor. Good morning, Sister Elvie. Good morning po. Kamusta ka? Amber Alert. Amber Alert ba yun? Amber Alert? Ayan, natanggap ko na yung ano nyo, yung para sa ano, pangalan nun, sa ating mission. Salamat po. Napagpalaan kayo ng Diyos. Oh yeah? Tapos meron na rin ibang nagbigay. So mukhang dire-diretso tayo dito. Go, go, go! Madami tayong mapapakain, iniisip ko nga po eh, kung simple math lang naman, kung kukwentahin mo yung yaman, nasa Google naman eh, kung magkano yung assets ng mga mayayaman tao. Tapos magkano yung kailangan para doon sa mga walang trabaho, para mabigyan sila. It's a form of socialism, yeah, but hindi naman tayo socialist or communist, but in the form of, kumbaga, somehow, how Jesus operates, pangit pakinggan, no? Pero socialist din in a way, no? Pero kumbaga, you need to help other people kasi. Kumbaga, hindi para konsintihin yung katamaran, pero sa panahon ngayon, dapat matuto talaga tayo na mag-share, di ba? So, nakakatuwa ang simbahan at nag-relax sila, nakakaroon sila ng ano, at least meron tayong ipapadala sa mga nangangailangan. Mm. Yeah. So, Game. Yeah. So, bukas. Excited na bukas. Ready na. Ready na. Game na. Oh, meron tayong special ano. Tomorrow po ba, Pastor Bert? Kasi gumawa po ako ng checklist. Okay lang po ba kung sa inyo ko ibibigay yung clipboard na may checklist? Para sa mga kailangan ano gawin ganun. Okay, yeah. Okay po. Ayun. I-send mo na lang sa akin ngayon. Hindi na naka-print out po eh. Para check na lang out. Kayo ng check tomorrow. Oh. Okay. Yeah. Pag nagawa na, check. Parang ganun lang. Oo. Para ma-cover natin lahat. Yeah. Yes. Parang kumbaga, Pastor, ikaw ang ano supervisor on floor. Yes. Manager on duty. Ako yung director. Ikaw yung checker. Ikaw yung manager on duty. Ano yun sa ano sa pangalan ni eh, lahat ng floor ko, ikaw ang mag-check. Floor manager. Floor manager. Manager. Oh. Nandito na po kami sa ano ah. Saan? Sa may Papa John's. Papa John's.
Oh, inaantay na lang namin maging ready yung ano, yung food. Mm-hmm. So, baka darating kami diyan mga 11, mga ganun. Nakuha niyo na yung ano, yung pag ay nagbayad na kayo sa nagbayad na po kami. Opo. Sa ranch? Sa American Ranch po. So, yung resibo nandoon na rin po sa clipboard. Kung sino yung magpi-pick up, kayo na lang po magbigay ng resibo. Yeah. So, sina James sinabihan ko na. Pero oh, okay. Yung resibo, Pastor, babalik sa atin yan. Mm-hmm. Okay. Picture mo natin yung resibo mo, baka mawala. I know, yun nga eh. Naisip ko rin eh. Oh, kung babayad okay niya. Or ipo-photocopy ko para may hard copies yan, no? Si oh, Ate para. Yeah. Pagka nagbibigay ka kay Sister Girlie, ano, laging hard copy. Mm-mm. Andiyan pa, di ba, yung ibang resibo? Eto, nandito. Naku, wala na. Dito. Ay! Thank you na lang, thank you.